Nasa harap tayo ngayon ng dalawang bugumbilya, biktima ng bagyong Ulysses. Ito, may dalawa. Nasa kanan at kaliwa. Ngayon, itatanim natin ito. Ito'y nakuha ng mga boys dahil natumba ito ng bugumbilya sa isang lugar at kinuha nila, hinukay nila. Ngayon, itatanim natin ito. Pabawasan natin yung may ibang sangapa kung paano i-position. So, ito ang i-discuss natin ngayon. Ngayon, bago kayo magtanim o mag-position, dapat ang lugar nyo o magtanim kayo sa elevated na area. Dapat yung material na itatanim nyo, dapat naka-elevate siya para makita nyo siya yung tamang position niya. Hindi dapat kayo magtanim na yung material nyo ay nasa ground. Dapat eye level siya. Ngayon, itong isa, i-alisin natin ng mga daho, mga ibang sanga. Kasi puno pa siya. Ngayon, ilalagay namin dito. Ilalagay natin dito yan. Ayan, makita nyo. Ang dami pang sanga. Okay? Ang dami pang sanga. So, babawasan natin pa ito. Pero initially, nagbawas na kami. Ano? Okay? Babawasan natin ngayon yung iba niyang sanga na hindi kailangan. Si Dom, kasama natin ngayon. Kasama ko ngayon. Ayun, babawasan muna natin yung mga kailangan. Dapat kung maglagari ka, patulis. Ano? Yung, hindi yung flat. O, tulad nito. Okay. Babawasan natin siya kasi punong-puno pa siya. Okay? Makita nyo kasi yung position ng material na kaganoon. Kaya magbabawas pa tayo rito. Bawasan pa natin yan. Ako kasi ito, itong sanga na ito, ito kasi yung main track niya eh. Okay? Lahat na kaganoon. Ito ba, alisin natin. Hindi kasi kung hindi natin naalisin ito, nablablock niya yung buong flow ng material na papuntang kanan. So, bawasan natin ito. Alisin mo ito muna. Yan, tingnan nyo, nabawasan na. Makita nyo, medyo nag-clear na. Hawakan mo. Ayan. Okay. So, bawasan pa natin to. Ito, alisin natin to. Ito kasi, yun, makita nyo na yung flow niya, no? Ito kasi ang harap natin eh. Dito kasi sa papuntang apex, may dalawang nagkadikit dito. Makikita nyo to. Dikit yan eh. So, isa alisin natin dyan. So, Doms, alisin mo to. Lagarin mo rito. Sa ilalim. Ayan. Dito nyo. Ayan, hindi mo lagari. Kasi nablablakan niya to. Yung main na sa natin eh. Papunta yung apex na dapat alisin natin ito. Nagkadikit sila. I-clear natin yan para mas malinaw siyang tignan at mas clear yung kanyang line. Kaya, kaya dapat may dalawa kayong lagari. May malaki, may maliit. Tulad nito, manipis. Pwede mo siyang ipasok kahit yung mga mahirap pasukin na sanga or trunk, ito ang gamit namin, yung manipis lang, maliit. Okay, ayan, tingnan nyo. Ang dali niyang pasukin, ang dali niyang lagarihin dahil sa yung manipis nating lagari. Okay. Ayan, nag-clear na. Makita nyo rito, clear na yung nag-clear na ito. Okay. Ito pa. Clear natin yan para makita yung flow.
bawasan pa. Kasi yung flow ng kanyang mga sanga pa ganun eh, kaya binabawa, naglagay tayo ng allowance mga 2 to 3 inches kasi later dyan naman lalabas yung mga bagong shoots. Okay, ito matas pa masabi yan, kita nyo tulad nito may dalawa. Okay, mamimili ka, kunin may mas mataba. Clear na siya. Dito kasi nagbawas na kami sa roots naman. Huwag kayong mag-alalaan na magbawas sa roots. Kung kailan dapat alis, bawasan. Walang problema yung kahit ilan lang yung maiwan na roots yan, mabubuhay yan. Okay. Basta kung may halimbawa may roots na maraming sugat o yung napahirapan, i-cut nyo yun. Dapat alisin nyo yun. Okay. Dapat yung buong buong iwanan nyo. Okay. Ayan. Tulad yan. Nakita nyo. Okay na siya. Ngayon, itatanim na natin doon. Okay? Ilagay natin doon. Then, lagyan mo muna ng buhangin. Okay? Ito, yung ating buhangin dito, lahar pumice na may linagyan ng garden soil. Okay? Para magaan at mas maganda. Yung kanyang, lagyan mo pa. Okay? Yan. Ilagay nyo lang sa gitna yan yung soil medium nyo, tapos ilalagay na natin to. Okay, kaya sabi ko sa inyo dapat pag nagtatanim ka or initial workshop ka sa material, dapat may kasama ka dalawa o tatlo na tagahawak, tagabuhat, katulong mo sa position para ikaw ay mag-concentrate ka lang kung paano siya itanim. Kasi pag hindi mo, dapat concentrated ka kasi ikaw dapat ang tumitingin kung anong position, ganon. Tulad nito ngayon, okay? Nailagay na natin, okay? Ito yung pinili kong harap dahil ito, makikita nyo, clear yung kanyang lines. Hanggang apex, clear yung mga sanga niya rito, okay? At ito pa, normally inaalis to pero pag tumubo lahat, saka natin desisyonan. Pero maganda kasi yung binigay niya dito sa kanan eh. Kaya hindi ko muna inaalis yan. Ito, halimbawa nito, dikit pa yan. Dumikit, kaya pwede nating alisin. Pwede nating alisin to. Okay, nakadikit kasi ito eh. Okay, para magkaroon ng lines dito. Okay, pag may mga dikit na sanga or branch na sinasabi natin, alisin nyo. Halimbawa, kung dalawang buhay nagkadikit, alisin nyo isa kasi magkaagawa niya. Pero kung isang patay, yung isang patay na sanga at may buhay, walang problema yon kasi patay yung isa. Hindi masyadong problema yon. Okay, yan. Tignan nyo. Nagkakaroon tayo ng linaw. Okay, ito pa paakyat eh. Okay. Ito, masyadong mataba. Alisin natin ito. Para may tuloy-tuloy lang yan. Okay, palit siya ng palit tapering. Okay. Ayan, makita nyo. Nagkakaroon na siya ng dinaw. Ngayon ito, may dalawang apex dito. Halos magkapantay. Okay, may isa pa rito. Itong gawin nating apex siguro. Kasi mas, pag tumubo to, mas mataas ito. Mga sanga natin. Doms, alisin mo ngayon. Masyado mataas yun. Okay. Ayan siya, kita nyo. Lagyan pa natin ng buhangin, ng medyo. Ayan mo. Okay. Sige, damihan mo lang. Huwag dapat mababa masyado yung material nyo dito. Dapat nakangat para makita yung root formation. Isa pa. Okay, ayan. Dapat
Pwedeng ganon, pwedeng ganyan. Yan. Ito, nakakaabala doon sa likod, ano? Okay, later bawasan natin yan. Tignan muna natin, madali namang pumutol eh. So ngayon, ilagay na natin yung itong wire niya. Sige, lagyan muna ng buhangin. Punuin muna. Okay. Ganda, ang dami niya kasing sanga eh. Kaya itong kagandaan nito, pag maraming binigay ng branches, mas maganda siyang laruin tulad nito. Okay? Sige. Okay, itong iwan muna itong wire. Iangklahin muna dyan. Tignan mo nga dyan. Yung wire mo, hatakin mo itong. Ngayon, dapat binalagyan natin ng ganito para mapig siya. Kasi pag ito eh, hindi mo linagyan ng ganito, nagalaw man lang ito ng kung may aso kayo or ano man yan, nagalaw ito, yung malilit niyang ugat dito sa baba, lalo na yung mga router, nasasaktan yan, dyan nag-umpisa ang dive back. Kaya ilagyan natin ito para ma-fix siya. Okay, mali ka dito daw. Mamili ka dito. Tapin mo. Guys. Yung takungin natin. Okay. Hindi ganyan. Pagsamahin mong dalawa. Okay. Yan. Bong, umpisa mo ng paikutan na sa loob. Kalikot. Hindi ganyan. Paano? Yan natin siya. Minsan, lagyan natin dito sa harap. Ang galikod, dito rin sa gilid. Pero maganda naman kasi ang bugumbilya. Kahit huwag na natin lagyan ng lahat ng side. Pero, okay, yan, makita niya. Yan, dinalagyan ko paano. Okay, dito muna, dito sa harap naman. Yan lang, simple lang. Yung, para maging fix siya. Yan. Ayan, ganyan lang magtanim. Tapos, tingnan nyo kung gumagalaw pa yan. Okay, tingnan natin. Okay. Dapat, tingnan nyo lang kung medyo maluwag pa ito, higpitan nyo pa. Sa likod, higpitan pa natin. Medyo maluwag. Ayan, makita nyo. Okay. Ayan, medyo clear na siya. Yung itataas lang natin ito. Okay. Importante, mabuhay muna natin ito. Ngayon, pag may ganito ka na, nailagay mo na, naipix mo na. Okay. Ilagay mo muna sa isang lugar na walang hangin, yung hard wind na sinasabi natin. Ano? Yung malakas na hangin, dapat constant lang yung temperature niya. Huwag mong ilagay sa hindi pa iba-iba na lugar para hindi magbago ang temperature. Dapat constant para mabilis lumabas ang kanyang mga bagong shoes. So, yun na. Makita nyo. Okay na siya. Okay. Later on siguro magbabawas pa tayo rito. Pero for the meantime, ganyan muna siya. Kasi ang magbawas naman, madali. Okay, yan. Yan ang kanyang final. Yung nakuha namin na bugumbilya dahil sa Ulysses na bagyo na itanim na natin. Dito naman tayo, may isa pa. Okay. Ito. Yung baba muna natin. Okay, dalawa kasi ito. Lagyan muna na ng uli ng buhangin. Habang nilalagyan ng buhangin, i-discuss natin ito nito. Okay? Makita nyo. Dom, awakan mo nga. Ganyan. Okay, makita nyo. Dinagarihan na namin. Makita yung mga cuttings. Maganda kasi pag material mo, maraming sanga. Marami kang paglalaruan tulad nito. Daming abang. Dami binigay. Marami rin kami inalis. Pero nag-retain pa rin kami. Tulad nito, yung isang niyang lugar, yung isang direction papunta rito. Dami. Okay, pinuno muna natin. Kaya makita nyo, may mga spacing lang tayo dapat. Okay.
ganun din dito. Kung natin kinap dito, kasi bumigay din siya ng mga sangay. Dami niyang binigay, pati sa likod. Makita nyo, ayan. Okay. Ayan. Ngayon, yung pagkat nyo sa baba, kung ano yung position nyo, dapat i-flat nyo na rin yan. Kaya unang nyong gawin, magbawas muna kayo ng mga branches saka bago nyong galawin yung ugat. Kasi pag nakita nyo yung prat mo rito at paano siya itanim, saka kayo magbawas ng ugat kasi dun nyo ilalatag eh. Kaya dapat pagtapos na lahat, last yung pagkat ng ugat. Okay, kita nyo. Kinap namin mga ugat. Kita nyo, ayan o, diretso. Kung may mga ganito, kinakat din namin. Okay, may mga sugat. Kita nyo, ayan. Okay. Ayan, ngayon, itatanim na natin. Okay, ganun din. Okay. Medyo nakaangat to ng konti. Okay. Ayan. Ayan. Ayan, lalagyan na. Bago namin ito tinanim, brinas muna, lininisan, inalis yung mga dumi niya, inalis yung mga bak na nakadikit dyan at lahat yun, makita nyo, malinis na siya. May ibang sugat lang kasi yung naghukay nito, natama-tama niya ng kaunti yung mga bak. Kaya ganyan, makita nyo. Taas mo pa, Bong. Okay, yan. Ngayon, ilagay uli ngayon yung wire. Ano? Guling, umpisa muna sa likod. Yan, dito mo. Dapat pag tinanim nyo, tinan nyo muna yung harap. Tulad nito, nakaharap dito. Bawasan natin ito. Okay. Ayan, lalagyan na ni Dolph yun. Okay. Ayan. Dito muna ilagay, kasi later alisin na pa na naman natin yan. Ganyan lang siya kasimple. Pag-aayos. Okay. Pinipix pa rin natin. Kuha ka ng 2x2 doon. Lagi doon. Doon, marami doon 2x2. Sa likod, igano mo rin, Bong. Ayan, dito ka na ka para makita. Ayan. Very simple lang yan. Okay. Okay na. Pakita natin yung harap. Ayan, makita nyo. Nakaganong nga siya. Ito, lagyan lang natin ng support. Lagarihin mo lang ito. Ayan, makita nyo. Okay. Mabilis magtanim. Kaya po ako yung nagtatanim. Wala dapat istorbo, no? Gusto ko, nakakonsyente dito. Kailangan mo talaga ng tao, assistant, maghawak. Para ikaw, nandito ka lang sa harap, tinitignan mo kung paano yung posisyon. Kaya ngayon, tingnan nyo, ang bilis lang siya. Naitanim kasi naka-ready na siya. Okay? Ngayon, punta tayo sa kabila. Okay, ayan. Ayan, nakita nyo yung pagtatanim. Dito naman, magkakadikit pa. Later, ipapa-tuning pa ito. Ipipinish pa natin ito ng konti.
Kaya for the meantime, ganyan muna siya. Maraming sanga. Kasi ang magputol lang naman ay minuto. Eh magpatubo matagal. So later yan, makikita nyo. Makikita nyo yan, okay? Yan, didiligan na rin mamaya yan. Makikita nyo. For the meantime, lagyan natin ito ng ganito. Lalagyan natin ng yung mga selag, yung mga sugat, yung pinagkatan natin, lagyan natin. Mula kayong ganito, yung bonsai selag, yung stickwell. Marami naman dyan na pwede ilagay para yan, lalagyan nyo rin ng ganyan. Okay. Yan, kita nyo, stickwell, kung ano yung mga carpenter's glue, pwede nyo ilagay. Marami naman nabibili dyan sa hardware. Para ito ay makubayaran yung kanya, hindi sisingaw, ano? Makubayaran, hindi makaroon ng fungus or what. Okay, yan. Ganyan lang siya, kasimple. Kita nyo. Okay. Yan. Dito naman. Yan. Naka-position na siya. Ito, alisin natin later yan. For the meantime, baka ito masyadong mataas, bawasan natin. Kaya as is muna siyang ganyan. Pag pinailan na natin ng wiring at styling, doon na tayo magpa-final. Okay. So, ayun. Lalagyan lang namin na angklat to. Okay na. Okay. Papakita lang kung paano ginawa. Ayan, makita niya. Okay, so ang bilis magtanim mo na. Kaduway, after that, diligan na yan, ilagay na sa isang lugar. Tapos na. Okay. Okay, so yan, dalawang bugumbilya, biktima ng Ulysses, naitanim na. Ito yata yung different ang kulay nito ng bulaklak, ito naman yung orange yata yan, sabi ng mga buhay natin. So, lagyan na natin ito ng support, ano, para hindi matumba. Okay. Para pang support lang muna. Napap. Okay, ganyan. So, ganyan. Okay na yung dalawa, no? Kita nyo. Bilis na itanim. So, ganun lang. Pag kayo nagtatanim, dapat elevated siya. Hindi sa baba. Sa dusan nyo. Number one yan. Rule yun. Para kayo, dapat may kasama kayong dalawa tatlo na assistant. Kayo nandito para sila yung naghahawak, nagpo-position. Ikaw naman yung nagde-direct kung paano itanim. Para mas mapokus mo kung paano siya i-position at makita mo pa iba ang gulo. Kaya ganyan ako magtanim. After that, ilagay natin ng ganito para fix siya, hindi nagagalaw. Okay? Lalagyan pa namin dito sa kabila, sa side. Later. So yan, tapos kung may mga sanga na dapat alisin, buwasan niyo pa para hindi ma-block yung harap, yung lines niya makita. Okay? Yung mga double na branches, dapat alisin, yung makakadikit. Tulad ng ginawa natin dito. At isa pa, yung nga, isi, nag-use siya ng selat tulad ng ganyan. Okay? So ganyan. Ganyan lang ang aming bugumbilya. So, thank you.